Ayan mga boss, naabot na kami ng gabi. So bukas na lang natin ito tuloy ng umaga. Nabuksan na rin lahat ng mga caliper, master ng brake, na lagyan na rin natin ng grasa. Kinasya lahat. Ito lang ibabaw. Kailangan natin lagyan ng grasa yung fork. Mga boss, naabot na lang kinabukasan. Kagabi din natin na gawa dahil madilim na. Ito, yung lalagyan ng bearing, okay pa. Iikutin lang, pinagasgas na dito banda. Bearing nito, ang numero ay 32005X para sa tipo. Ball race ang tawag namin dyan sa na yan. Dalawang piraso. So ito yun siya. Ito yung bearing na yun, taas tsaka baba. Pareho, naisalba pa rin. So palitin rin ito sunod. Ayan, ang daming dumi. So, pinapalinis natin yung bagoy kabit. Lalagyan ng grasa. Ito yun siya. Sa tipos. Kailangan malinis to. Dito yung isa na yung buong boss. Bagoy kabit. Tapos yung bearing ng gulong. Palitan din natin para magandang ikot. Ito yun mga boss. Yung bearing. May alog-alog na rin siya. Hirap na maikot. Dahil na-stuck. Paluin natin yan palabas. Tapos ganoon din yung kabila para mapalitan. Tapos ito yung mga bearing mga boss. So, apat na piraso. Paro-pareho sila lang sukat. Yan. Dapat rubber yung seal para hindi siya mga ngalawang. Tapos ito yung para sa speed meter. Kabila rin kami. Dapat to mga boss, pag ikakabit ninyo, lalagyan nyo ng grasa. Butin nyo yung keyboard sa loob. Tapos lagyan ng grasa bago ilagay. Para hindi siya napuputol kagad. So ayan, ayan mga boss, lalagyan natin isa-isa ng grasa itong Pero yung mga bago, mayroon din grasa pero konti lang. Dadagdagan natin para hindi maka-penetrate yung tubig pag ilusog nyo sa baha yung motor. Pat na piraso, pareho lang sukat na baklasin yung Lagyan natin ito ng grasa. Ayan mga boss, lalagyan na natin ng grasa. Tapan na natin. Takip. Lahat ng mga ganito, every 6 months po, pabago nyo yung ng grasa para yung bearing tumatagal. Tsaka kung mayroon ng kalog yung bearing, kailangan nyo na pupalitan yun. Huwag nyo nang hayaan na kusang kumalas sa inyong mga motor. Tulad nyan, lagi maulan, laging linulusog nyo sa baha ang inyong mga motor. Kahit anong klase pong motor, basta may mga parts na bearing na nasa baba, ipacheck nyo rin po. Huwag nyo nang hayaan na ma-stuck yung yung tubig dun sa loob ng ng bearing, kasi mga ngalawang yun, titigil na lang bigla yun at lalaki yung gastos. Tanggalin natin to mga boss, yung bearing. So ganito yung pagtatanggal nyan. Ayan, pag sumabit sa saka mo ngayon pupukin. Nagpit na masyado kasi naglock na. Ayan. So lilinisin natin to, hugasan ng gasolina para maging malinis uli. Ito yung tuyo yung loob. Hindi nagrasahan pa yata ito eh. Ayun. Ayun, lilinisin yun. Ito mga boss, huwag nyong tatanggalin tong guma na to. Stopper yan eh. Pero dapat malinis muna bago ibalik uli. Ito nag-iipon na yung kalawang. Yan ang sa motor. Kailangan malinis bago ibalik. Wala kang kalaman-laman na grasa. Ayan. Tapos ito yung huwag nyo kalimutan na hindi nyo ito ibabalik. Ito yung guide sa loob ng gulong. Ayan, linis oh. Walang ka grasa-grasa. Dapat ito may grasa eh. Ito yung bearing niya mga boss oh. Sarado na. Ayaw na umikot. Buti nakarating pa ito sa bahay kagahapon. Ayan. Okay. So, ayan. Tagalinis ko ito. Siya may-ari sa maglilinis. Tagasira lang naman ako dito. Ayan. Naging kalansay na siya. Kaya sila mga boss, naantay lang natin tumuyo yung yung pinanghugas ng gasolina. Tapos naka-ready na lahat. So yung mga bearing, ayan, nakahanda na lahat. So umaya, pagkasa na lang nitong iba para ikasa. So patanggalin naman natin ngayon yung sa swing arm. Sa ilalim. Okay, bunot. Paluin ng konti. Mga boss, huwag kayo magpapalo ng sa may thread ha. Baka yung thread. Delikado yan. Yan walang kagrasa-grasa. Yan. Kailangan natin ito grasahan mga boss, pati yung bearing doon. So yan, isa pa. Tanggalin yung isa. Ito yung sasyak. Sa motor kasi dapat ito lagi yung lalag-grasa. Naninigas yan eh. O, pupukin mo na dyan. Yung dulo lang, dahan-dahan ha. Baka yung thread madali. Ito. Ito lang. Sige, burado.
Yan mga boss, naglaglagan yung ano, yung bearing. Inain na yung tornilyo sa shock. Meron kasi yung motor mga ganito. Ito yung laging babantayan nyo. Yan o, mga bearing ito, tabingin na rin o, dalawa. Tapos ito, yun, nawasak na. Nawasak na yung dito. Isang bearing na ano, tapos yung bushing niya, nawala na rin yan o. So dapat ganito yan eh. So. Naglaglagan yung stick bearing niya. Yun, ang problema natin ngayon. Paano natin ito masasauli? Yan mga boss, yung bushing din nito. Yan, basag na. Basag. Dahil sa tagal ng stock, nagkalat na rin yung ano, stick bearing. Yan o. Wala na. Kailangan palitan yung stick bearing nito. Kabilaan yan mga boss. Ano. Pag napabayaan yung motor, ito nangyayari. Yan. Ayan o, nahulog na yung mga 18-20 ang numero niyan mga boss. Ayan o, naglaglagan na. Ayan, walang kagrasa-grasa. So yon, kailangan natin yun bumili. Bearing at saka yung tornilyong yun sa bearing center. Ay, update tayo ulit. Kung mabubuo pa to. O hindi na. Joke lang. Okay. Ito yung magsira ng mga C-arm. Sinira yung ano o. Yun. Uy. Sana. Tingin. Yun. Ah, nang galing oh. Puro kalawang. Kita mo oh. Yung bearing, wasak na. Bearing, wala na. Wala na yung ano. Yan yung ano. Abig talaga yan. 18-20 na bearing. Yan, stick bearing nito. Busing. Kailangan lang linis nito. Bumili kayo bago chain buffer? Walang chain buffer eh. Walang stock. Magtitripan. Kakabit sa motor yung ano. Tambutso. Bagay na bagay ba? Stainless. Stainless pa. Tapatak ng bobek eh. Bagay na bagay ah. Bagay, dapat dalawa. Dalawang piraso? Oo. Puro tambutso ang inaabot ng motor. Tingin ko lang mo. Tinaman mo huli ng open pipe dyan. Yung mga gamit, mga boss sa motor, sa swing arm. Ito. Tapos ito yung nasira na mga stick bearing. Binilan natin. Yan. Yung nagkalat na bushing ito. Ito yung bearing dito sa ano needle ito. Dito siya papalit apat na piraso bilaan. So nasira lahat yung mga tornilyo dito dahil kinalawang siya. Dapat mga boss, mga 6 months dapat ipapalagyan nyo ng grasa ito sa mga motor. Ito yun ano, sira na rin. Pinahasa na lang para magamit pa. Walang stock sa IW. Ang tawag to, busing. Ayun, papasok natin dito. Sige. Tapos magpasok, di okay na maluwag na, sabay tulak. Ayun na yun, spacer busing. Oh. Yan, lagyan mo na ng grasa. Lagyan mo ng grasa. Hindi, sa labas. Ah, sa labas ba? Sige, lagyan mo na ng bearing. Bearing? Bearing inside? Inside the corridor? Inside the ano? Inside the corridor? Inside the hole? Condition ngayon, ha? Saan, ha? Saan klaseng bearing yan? Needle bearing. Hindi, sa akin 20. Ganito rin ko din. Hindi, minal kitang sa online. P20 is... Naka-install na siya. Yan. So, yan na. Patapos na po kami. Patapos na po kami sa Manubela. Sa Manubela pa lang. Ayun. Yan. Kailangan pala po mabangga dito, no? Malamang. Ano ba tawag nito? Stopper. Stopper sa... Sa Manubela. Okay, good. Kung may isama yung... hindi ako photogenic. Yan mga boss. Hindi na naman tayo natapos ngayong araw. Dahil kulang yung ano, yung bearing sa head post. Ano siya, may tama na rin. Hindi natin may balik ng maganda. Kaya bibili na lang uli bukas. So bukas na mabubuo yan. Sana matapos na yung pangatlong araw. So mga boss, pangatlong araw na namin ngayon ito. Dahil hindi kompleto yung ano, bearing na para dito. Ang gusto niya kasi mangyari, linisin lang ang bearing dito. Ganun lang, yung kinabit namin kahapon, hindi pa rin siya magandang liko. Kailangan talaga mga boss, bago.